Banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa itong panibagong araw na ipinakaloob niyo po sa amin. Salamat din po sa inyong pagpanubay sa aming lakad upang patungo po kami dito at nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan. Naniniwala po kami na Panginoon ay kasama po namin sa oras na ito na tumutulong at gumagabay sa amin. Buksan niyo po ang aming puso at lumakad kayo, gumabay kayo sa bawat isa sa amin dito upang malaman po namin ang katotohanan at makasunod po kami sa inyong banal na kalooban sa aming pamumuhay. Malapit na po ang dakilang gawain ng Panginoon, second batch ng summer retreat. Naniniwala po kami na meron po kayong maluwalhating plano at layunin sa itong gawain na maraming kaluluwa na naliligaw ay maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Gamitin niyo po ang lahat po ng mga kapatiran dito ng Tanawan Church upang mahikayat po namin ang mga kaluluwa na naliligaw sa itong darating na summer retreat. Sana makakita po kami ng dakilang pakilos ng Diyos sa itong gawain. Yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at tukso ng salibutang ito, tulungan niyo po sila at samahan niyo po sila upang madayag po nila ang salibutang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Magmula sa simula hanggang sa katapusan, kayo lamang po, Panginoon, ang kumilos sa puso ng bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesu Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11 verse 30. Hebreo chapter 11 verse 30. Basahin po natin itong dalawang verses sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pananampalataya, gumuho ang pader ng Jericho pagkatapos na malibos sa loob ng 7 araw. Sa pananampalataya, si Rahab na nagbibili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiyas. So pwede po itong electric fan buksan, isa, Father? So, malapit na po tayo sa second batch ng summer retreat. Okay po. So yung sa first batch po natin sa summer retreat ay sa Manila Region 2,100. Tapos yung buong Philippine Life Mission, yung first batch ay almost 6,500. Yung Bicol Region, Central Region, Luzon, Mindanao, Visaya. So lahat, yung mga suma total, 6,500.
Yung pinaka-target po ng itong summer retreat ay 10,000. Yun po yung target po natin. Kaya itong second batch po ay hanggang ngayon po yung pre-registration po sa Manila region ay 1,200. So hindi pa umaabo sa expectation. Kaya iniisip namin mas maraming mga on-site registration. Mag-on-site po sila sa registration. Kaya sa natitirang araw po hanggang 29, so let us do our best, okay? Kaya yung mga kaibigan, kakilala, yung kamag-anak, so yung mahal po natin sa buhay ay sana iimbitahan po natin at sa Bible seminar, sa summer retreat. Kagabi po sa Young Others Group Fellowship, isa sa mga topic po natin kagabi ay tungkol sa gantimpala. So, pagsabi natin gantimpala, may tanong po tayo, anong uri ng gantimpala ay ibibigay ng Diyos sa langit? O mga ginto ba? O pilak? O yung mga, meron ba yung mga certificate sa langit? Mga honor, high honor. Anong uri ng gantimpala ay ibibigay ng Diyos sa atin? Yun po yung isa sa mga topic po natin. Sa palagay niyo po, anong gantimpala, anong award ibibigay ng Diyos sa atin? So, sabi ko sa kanila, yung gantimpala sa langit, hindi po yung mga bagay-bagay. Hindi po yung mga things. Okay? Hindi po ganong mga yung hamak na gantimpala sa langit. Ang pinakamahalagang gantimpala sa langit ay kaluluwa. Kaluluwa. So, ilagay po natin dito yung tali para babalik po tayo dito. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 19. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 19. Sapagkat ano ang aming pag-asa o kagalakan o putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating? Hindi ba kayo? Hindi ba kayo? Kayo ang gantimpala ko. Kayo ang pag-asa, kagalakan, o putong ng kapurihan sa harapan ng Panginoon, Jesus, sa kanyang pagdating. Second coming po ito. Sa second coming of Jesus, yung pinaka number one ay gantimpala ay yung kaluluwa na minamahal po natin. Kapag nasa langit, kapag kasama po sila sa langit, yung mahal po natin sa buhay, magulang, anak, yung mga magkapatid, yung kaibigan, pagkasama po sila sa langit, yun po yung pinakamahalagang, pinakamagandang gantimpala. Kaysa mga maraming ginto. Kahit walang ginto, sa langit okay lang. Basta may kasamang mga mahal ko sa buhay. Kung makakasama po sila sa langit, yun ang pinaka magandang gantimpala. Kaya verse 20, sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at kagalakan. Kayo ang aming kaluwalhatian. Kayo ang aming gantimpala sa langit. Di ba? Ano po yung prayer po natin? Anong gantimpala gusto mo sa langit, tanggapin sa langit? Sa akin po, wala po akong ibang gustong tanggapin sa langit. Basta yung mga mahal ko sa buhay, sana makita ko silang lahat doon sa langit. Yung mga mahal ko sa buhay. Kung makita ko sila doon, makakasama ko sila sa langit, yun po yung pinaka-best yung gantimpala sa akin.
malalaman po natin sa langit kung sino-sino nag-sacrifice para maligtas ako. So dito sa lupa, wala po tayong idea kung sino-sino nag-sacrifice para sa kaligtasan ko. Siguro yung naalala lang po natin ay sino ba yung speaker noon? Yung mga preacher lang, siguro naalala po natin. Preacher. Oh, naligtas ako sa mga Bible seminar ni mga pastor ito, pastor yan. Salamat ako sa kanya. Pero sa totoo lang po, mas maraming mga kapatiran ay nag-sacrifice para maligtas ako na hindi mo alam. Malalaman po natin sa langit kung sino ang nagluto para sa Bible seminar, kung sino ang nagsundo para sa Bible seminar, kung sino ang naglinis para sa Bible seminar, kung sino ang nagpray para sa akin. So, doon po sa langit, malalaman po natin lahat. Tapos, pagdating sa langit, so maraming mga kapatiran ay lalapit sa iyo. Maraming mga kapatiran ay lalapit sa iyo at magpapasalamat sila sa iyo. Salamat brother, salamat sister, dahil sa sacrifice mo, ligtas na ako. Salamat sa iyong sacrifice. Hindi natin alam kung sino-sino ang naligtas sa pamamagitan ng sacrifice ko. Pero sa langit, doon po natin malalaman kung sino ang naligtas sa pamamagitan ng sacrifice ko. Sila po yung mga gantimpala sa atin, kaluwalhatian at kagalakan sa atin. Kaya yung summer retreat po, marami tayong mga ministry, mga cooking ministry sa Tanawan Church, yung Marshall ministry, yung mga cleaning ministry. So, mahirap kasi maraming tao, tapos yung kulang po yung manpower. Lagi po yung kulang yung manpower. Okay? Hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, pati sa Korea. Kapag may summer retreat sa Korea, so yun po yung pinaka, ano, matagal, mahaba, pinag-usapan po nila lagi. So, sino kaya magbabalanteer sa marshal, mga cooking, mga cleaning, daming mga, kung walang sacrifice, walang mangyayari. Yun po yung itinakda ng Diyos. Kung walang sacrifice, kung walang pawis, kung walang luha, walang mangyayari. Isang trigong, isang butir ng trigo, pag hulog na sa lupa, kung hindi siya mamatay, nananatiling mag-isa. Pero kung namatay siya, magbubunga siya ng marami. Yung panibagong buhay ay sa pamamagitan ng kamatayan ng isang buhay. So, itong summer retreat po ay sa pamamagitan ng ating mga sakripisyo sa maraming mga kaluluwa ay maliligtas. Yun po yung for sure na mangyayari. Ang tanong po, sasama ba tayo o hindi? Okay? Kaya sana po, lahat po ng mga kapatidan ay sama-sama tayo doon sa evangelism, tapos sa mga ministry sa kailangan sa summer retreat. So, balik po tayo sa Hebreo, chapter 11, verse 30. Sa pananampalataya, gumuho ang pader ng Jericho pagkatapos malibot sa loob ng 7 araw. Sa pananampalataya, si Rahab na nagbibili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espyas. Okay.
So the same story po ito, verse 30 and 31, si Rahab po ay nakatira sa Jericho. Ano po yung trabaho ni Rahab? Nagbibili ng aliw, anong ibig sabihin? Bayarang babae siya. Bayarang babae. Okay? Halot, prostitute, yun po yung trabaho ni Rahab. So nagbebenta siya ng kanyang katawan, tapos yun po yung hanap buhay niya. Miserable po yung buhay niya. Miserable. Napaka-miserable. Walang pag-asa. So, pero si Rahab, yung pangalan po niya ay nakasulat po dito, hindi daw siya napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espya. Espya po ito ay espya galing sa Israel. So pag-isipan po natin ngayon yung istorya po ito tungkol sa Jericho, tungkol kay Rahab. Meron din pong ibang mga aral. So paano gumuho yung pader ng Jericho sa pamamagitan ng pag-ikot ng pitong araw? Anong lesson po dito? So pag-isipan po natin. Pumunta po tayo sa Joshua, sa Lumang Tipan. Joshua chapter 1. Verse 1. Nangyari nga, pagka mamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Joshua na anak ni Nun na lingkod ni Moises na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Tumindi ka at tumawid sa Jordan ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Verse 3, bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa iyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Verse 8 and 9. Ang akalat na ito ng kautusan na huwag alisin sa inyong bibig, kundi ito ang inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang inyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung makagayoy inyong pagiginhawain ang inyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Verse 9, basahin po natin verse 9, 3, 2, 1. Hindi ba't inutosan kita, ikaw ay magpapalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Manlo Paypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. So, magpakalakas, magpakatapang na mabuti. Magpakalakas, magpakatapang. Sapagkat ako ang kasama mo. Meron kang kasama. Ako ay kasama mo saan ka man pumaroon. Saan ka man pumunta, so makakasama kita. Ako ay kasama mo lagi. Sasamahan kita. So namatay na po si Moises. So ito po yung dagat, Mediterranean Sea, dagat, tapos itong Africa. Ito yung Sinai. Tapos ito yung Dead Sea, ito yung Jordan River. Ito yung bansang Egypt, okay? Yung mga Israel po, so lumabas po sila sa bansang Egypt. Ito po yung dagat.
Lumabas po sila sa bansang Egypt, tapos nakatawid po sila dito, nakatawid. Ito yung Red Sea, ito po yung Red Sea. Red Sea crossing, Exodus po ito. So, mga 10 salot ibinigay ng Diyos sa bansang Egypt, halos yung bumagsak na yung buong bansang Egypt, kaya sumuko sila. So lumabas po yung mga Israelita, tapos nakatayo po sila sa Red Sea, tapos umiiko sila sa loob ng 40 years doon po sa ilang 40 years of wilderness. Okay? 40 years of wilderness. Umiiko siya. Doon po, maraming Israelita po ay namatay. Tama po? Maraming Israelita ay patay dito. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, gusto nila bumalik sa Egypto. So, kung saan man si kapag may problema, so agad po sila, so nag-complain, nagreklamo laban sa Diyos, laban kay Moises, wala kaming pakain, wala kaming tubig. Okay. Bakit ganito yung bakit ganito po yung buhay namin? So lahat po ng mga nagreklamo laban sa Diyos ay patay dito sa loob ng 40 years. Kaya ang pumasok po sa Israel ay second generation, new generation po ay pumasok sa lupain ng Israel. Si Joshua saka si Caleb, dalawa lang na survive. Sa mga unang generation, so may tanong po ako, mga ilan po ba nagkatawid po dito, Israelita? Okay. Yung lalaki, patas ng 20 years old, ay almost 600,000. 600,000. Marami? 600,000. Lalaki lang, tapos patas 20 years. Pagkasama po yung mga bata saka yung mga babae, ilan kaya? So, pwede po times 4? Pwede po times 4. Pagkasama yung babae, pati yung mga batang lalaki, pwede times 4. Ilan po times 4? So, more than 2 million. 2 million na patas. Napakarami, 2 million. Pero alam niyo po ba, 600,000 na lalaki po ito, patas ng 20 years ay namatay dito. Liban sa dalawa. Sino po ito? Si Joshua saka si Caleb lang laligtas na survive. Lahat po ng itong lalaki, 600,000 na lalaki ay namatay. So, pinatay ng Diyos sila. Yung unang generation. Pero sa loob ng itong 40 years, dito yung mga bata dati ay lumaki na, tapos yung mga bagong ipinanganak doon sa ilang, sila po yung new generation, bagong generation, sila po ay papasok po dito. Ito po yung Israel. Ito po ay Israel. Bansang Israel, lupain ng pangako. Ito po, Jordan River. Ito po yung ilog ng Jordan. Si Moises po, dito po siya namatay. Si Moises, namatay po siya dito. Hindi po siya nakatawid sa Jordan River. Dahil si Moises po, meron po siyang isang kasalanan. Kaya hindi po siya hinahayaan ng Diyos na pumasok sa lupain ng Kanaan. Kaya dito po siya namatay. Kaya yung kanyang kasunod, si Joshua, ay bagong leader ng Israel, ay inutusan ng Diyos. Patay na si Moises, ikaw ang bagong leader ng buong Israel. Okay. Ikaw yung bagong leader. Kaya si Joshua ay takot na takot. So si Joshua po ay lagi kasama ni Moises. Nakita po ni Joshua,
Gaano katigas yung ulo ng mga Israelita? Nakita pa ni Joshua. Pag may konting problema, yung mga rebelde agad, complain agad. So, ganitong kadaming tao, paano? Hindi ko kaya. Yung isip po ni Joshua, so, bata pa ako, hindi ko kayang mamahalan yung mga ganitong tao, ganitong kadami, pati yung mga matigas pa, yung ulo nila. Sabi ni Jesus, sabi ng Diyos kay Moshe, magpakalakas ka. Magpakatapang ka. Ako ay kasama mo. Kagaya ni Moises, nakasama ko siya, ako ay nakasama ni Moises, ganun din ako. Ako ay inyong kasama. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang manlupaypay. Huwag kang manghina. Magpakalakas ka. Magpakatapang ka. Kaya dito po, tumawit na po sila sa Jordan River. Pagkatawid po dito, okay, yung unang city ay Jericho. Ito po yung unang city doon sa Israel, Jericho. Kaya Joshua chapter 2, Joshua chapter 2, verse 1. Si Joshua na anak ni Nun ay palihim na nagsugo mula sa Sittim ng dalawang lalaki bilang tiktik na sinasabi, humayo kayo, tingnan ninyo ang lupain at ang Jericho. At sila ay humayo at pumasok sa bahay ng isang upahang babae na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. So, dalawang espias, okay, ay isinugo ni Moises, tingnan mo mabuti kung anong uri ng city yan. Yung dalawang lalaki, yung bilang ano, tik-tik-tik, bilang tik-tik, yung espias. So, pumasok po sila sa bahay ng isang bayarang babae. Bakit pinili po nila isang bahay ng bayarang babae? Kasi po maraming tao doon para hindi sila madaling matakbuhan. Kaya doon po, nakausap nila si Rahab. Si Rahab po, kahit so, hindi maganda yung buhay niya, yung buhay ng isang bayarang babae, miserable life. Okay? Miserable life. Yung buhay ni Rahab po ay spiritually, yung buhay po natin bago maligtas. Miserable life. Kawawa. Walang pag-asa. Okay? Upahang babae, 'di ba, gumagawa siya ng anong kasalanan, ginagawa niya lagi yung pangalo niya. Pero spiritually po, ano po yung pangalo niya? So, iniwanan po natin ang Diyos at umiibig sa salibutan. Umiibig sa salibutan, yun po yung pangalo niya sa harap ng Diyos. Ganun po yung buhay po ni Rahab. Pero si Rahab po ay may takot sa Diyos, si Rahab. Meron po siyang pusong hanap. Ito po yung mahalaga. Kahit miserable yung buhay ni Rahab, pero sa puso niya lagi may tanong. May uhaw po siya sa buhay. May tanong po siya sa buhay, bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito yung buhay ko? Walang meaning. Meaningless. Okay? Walang pag-asa. Hopeless. Ganito ba ako mamatay? Dati po, tayo, di ba, may tanong po tayo. Ano ang buhay? Araw-araw, gising, almusal, dangalian, hapunan, tulog, gising pa,
almusal, tanghalian, yung hapunan, tulog, gising. Ganun din po yung dating buhay ng tao. Mga cellphone lang wala dati. Ngayon, maraming cellphone. Mas masaya ngayon dahil maraming mga mas enjoyable life. Pag may pera, mas masaya. Saan tayo patungo? Pag mamatay tayo, saan tayo patungo? Saan po tayo galing? Ano ba yung meaning ng buhay ko? Kapag may sakit po tayo, lalong lumalalim, lumalaki yung tanong po ito. Ganun din po si Rahab. Chapter 2, verse 8. Bago sila natulog, ay kanyang inakya sila sa bubungan. Sinabi niya sa mga lalaki, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon na ang lupain at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nang hihina sa harapan ninyo. Sapagkat, verse 10, aming nabalitaan kung paano tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan niya. Harapan ninyo, nang kayo ay lumabas sa Ehipto at kung ano ang inyong ginawa sa dalawang hari ng mga Amoreo na nasa kabila ng Jordan, kay Shihon at kay Og na inyong lubos na pinuksa. Nang mabalitaan namin yun ay nalumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoong niyong Diyos ay siyang Diyos na Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibabaw. Ito po yung testimony ni Rahab. Kahit upa ang babae siya, bayarang babae siya, noong nabalitaan, di ba yung balita tungkol sa Israel, anong balita? Lumabas sila sa bansang Ehipto, tapos nakatawi sila sa pulang dagat. So malaking big news po ito, big news. Malaking balita ito, malaking issue po ito sa panahon po nila. Okay. Yung mga Israelita. Tapos pinuksa nila ang dalawang hari, Shihon, si Og, bago po tumawi sa Jordan River. Ito, naging malaking issue po ito. Narinig po nila ito, nabalitaan po nila ito. Doon po, anong sabi? Nalumo ang aming puso. Anong ibig sabihin? Nalumo. Ito yung malalim Tagalog. Ano po yung nalumo? Nanghihina, di ba? Nanghihina. Takot na takot. Takot na takot. Parang gustong sumuko kami sa'yo. Takot sa Panginoon, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Takot. Ito po yung magandang takot po ito. May dalawang uri ng takot. Magandang takot, tapos makamundong takot. Ano po yung makamundong takot? Makamundong takot, so di ba takot na takot tayo pag may problema. Yung naramdaman po natin takot sa harapan ng mga problema, baka ito ay mangyari, baka kulang, ganito. Mga kabalisahan, yung mga takot sa mga kabalisahan, yung negatibo yan, negatibo. Negative, hindi magandang takot. Pero yung takot, magandang takot po sa harap ng Diyos. Yun po yung positibong takot. May galang, respeto, tapos may pagsunod. Pagsunod. Okay. Respect, kasamang mga respeto at pagsunod, yun po yung good fear. Fear of the Lord.
Kaya walang tapang na naiwan sa sino mang tao dahil sa iyo. So, takot na kami. Kaya ang request po ni Rahab, naniniwala ako na matatalo kami sa iyo. Yung lupa ito, yung Jericho City, ay sasakupin ng Panginoon ninyong Diyos. Alam ko na yan. Kaya kapag mangyari na yan, sana iligtas nyo kami. Iligtas nyo kami. Very strong faith. Very strong faith. Kahit babae siya o upa ang babae, yung pananampalataya niya ay napakaganda. Sure na sure siya na yung Jericho, lupain ng Jericho ay sasakupan ng Diyos. So ano po yung request po ni Rahab? Verse 12. Kaya't ngayon sumumpa kayo sa akin sa Panginoon. Yamang ako ay magandang loob sa inyo ay magandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang, bigyan nyo ako ng tunay na tanda na iniligtas ninyong buhay ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga kapatid na lalaki at babae, at ang lahat nilang ari-arian at inyong ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. So ito po yung request. Kaya pag wasak na po yung itong Jericho, alam ko na mangyayari yan. Sana iligtas nyo ang aming magulang, ang aming mga kapatid, ang aming mga yung mahal ko sa buhay. Mahal ko sa buhay. Yung mundong ito, magugunaw. Tama po ba? Yung mundong ito, wala po tayong pag-asa sa mundong ito. Yung mga kapatid, yung mga kabataan dito, nag-aaral ba kayo para maging successful sa mundong ito? Hindi po. Yung trabaho, yung ano po yung purpose ng ating trabaho? Para lang sa mga anak ninyo? Dati po yan. Dati po yan. Nag-aaral po tayo dati para sa successful life sa mundong ito. Dati po yan. Ngayon po, alam natin ang mundong ito ay magugunaw. Alam natin, malapit na po yung katapusan ng salibutan. Kagaya ng ni Rahab, alam niya na malapit na mawawasak ang Jericho. Kaya ito po yung mga napakahalagang deal. Ito po yung big deal. Okay? So, tinulungan ko kayo na magandang loob ako sa inyo. Tinulungan ko po kayo, itinago kayo para hindi kayo papatayin ng mga sundalo ng Jericho. Ganun din sana kayo sa amin. Alam ko na mawawasag yung Jericho ito. Alam ko na mabubuhay ang Diyos ninyo, buhay. Ang Diyos ninyo ay totoong Diyos. Alam ko na yan. Nabalitaan ko na. Lahat ng nangyari sa bansang Ehip, mga Red Sea crossing. Kaya pag pumasok kayo dito, iligtas nyo ang aming mga family. Magulang, mga kapatid, yung kanilang mga ari-ari. So, ano po yung instruction po ng dalawang espiyas? Verse 18. Kapag kami ay pumasok sa lupain, itatali mo itong panaling pula sa bintana na ginamit mo sa pagpapababa sa amin. Titipunin sa loob ng bahay ang inyong ama, ang inyong ina, ang inyong mga kapatid at ang buong sambahayan ng inyong ama.
Kung may sino mang lumabas sa mga lansangan mula sa pintuhan ng inyong bahay, sila ang mananago sa sarili nilang kamatayan at kami ay magiging walang kasalanan. Unit kung may mabuhat ng kamay sa sino man kasama mo sa bahay, kami ang mananago sa kanilang kamatayan. So, ito po yung instruction. Itatali mo itong panaling pula sa bintana ng inyong bahay. Yun po yung magiging simbolo. Yun po yung magiging marka. Okay? Yung panaling pula. So, ano po yung panaling pula? Okay? Parang tela. Tela yung pula. Red, okay? Pulang tela. Yung pula, ano po yung meaning doon sa pula? Yun po yung meaning of blood. Okay? Blood of Jesus. Yung pula. Kulay pula. Blood of Jesus. Yun po yung marka. Itatali mo itong yung panaling pula sa bintana. Yun po yung magiging marka. Sino mang nasa loob ng bahay mo ay kami ang bahala. Mapaprotektahan namin sila. Pero kung lumabas na sila sa bahay ninyo, sila ang bahala. Kaya tipunin ninyo. Tipunin mo sa loob ng bahay, sino po yung titipunin? Ama mo, ina mo, ang mga kapatid mo, ang mahal mo sa buhay, tipunin mo doon sa bahay para hindi sila mamatay. Ito po yung deal. Okay? Tapos, umalis na po yung dalawang espiyas. Sa palagay niyo po, ito si Rahab. Tuloy-tuloy ba siya sa dating trabaho o hindi na? Hindi na po. Ano po yung bagong trabaho niya? Bagong trabaho niya ay itatali yung mga panaling pula sa bintana, tapos titipunin niya yung mga mahal niya sa buhay. Tawagin yung mga hikain, yung ama, papa niya, yung convincing yung mga mama niya, papa, punta kayo sa bahay namin. Ito po yung sinabi ng mga sundalo ng Israel. Kung nasa bahay na tayo, safe na ito. Pero kung lumabas po kayo sa bahay na ito, patay na. Kaya dito kayo manatili, papa. Mama, dito kayo mamatay sa bahay namin. Yung mga kapatid, yung mga mahal niya sa buhay, lahat na imbitahan po niya sa bahay para maligtas. Yun po yung bagong buhay ni Rahab. Bagong mission. Panibagong buhay. Hindi na po siya upa ang babae. Hindi na. Dati ang dati. Dati, upahan tao ng salibutan. Upa ang tao. Yung tao ng salibutan. Pero ngayon, alam na niya, magugunaw, maguguho ang Jericho. Yun po yung evangelism. Verse, kaya, nung pumasok po sila sa lupain ng Jericho. So, chapter 6. Pumunta po tayo sa chapter 6. Verse 25, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Unis si Rahab na upang babae ang sambahayan ng kanyang ama at ang lahat niyang ari-arian ay iniligtas ni Joshua. Siya ay nanirahan kasama ng Israel hanggang sa araw na ito sapagkat kanyang ikinubuli ang mga sugo na ipinadala ni Joshua upang maniktik sa Jericho.
si Rahab ang sambahayan ng kanyang ama ay naligtas na. Inligtas sila ni Joshua. Ito po yung storya po ni Rahab. Kaya yung kanyang storya ay nakasulat sa Hebreo chapter 11. Sa pananampalataya, si Rahab ay naligtas. Nakubuli ng mga sugo, dalawang sugo, espias, na ipinadala ni Joshua. Yung unang city po ay Jericho, chapter 6, verse 1. Chapter 6, verse 1. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakakalabas at walang nakakapasok. Ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel. Anong ibig sabihin? Takot na takot yung mga taga Jericho. Kaya isinara po nila yung mga pintuan, yung mga etong city para walang makakapasok doon. Kaya ganap na nakasara yung lungsod ng Jericho. So, verse 2, sinabi ng Panginoon kay Joshua, tingnan mo, ibinigay ko na sa inyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lungsod, lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligit na minsan sa lungsod, gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw. So, lilibutin ninyo ang buong lungsod. So, libot. Umikot ka sa buong lungsod isang beses, isang araw. Once a day. Verse 10. At iniutos ni Joshua sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang inyong tinik, ni magsasalita ng anumang salita hanggang sa araw na aking sabihin, kayo ay sumigaw, at saka lamang kayo'y sisigaw. Verse 11, kaya't kanyang inilibot na minsan sa lungsod ang kaban ng Panginoon, sila ay pumasok sa kampo at nagpalipas ng gabi doon. So, umiko sila sa Jericho. So, hindi po nila ginamit ang tabak. Hindi po nila ginamit ang tabak. Hindi po nila ginamit ang sandata. Ano lang ginawa nila? Pag-ikot isang beses. Tahimik. Huwag kang magsalita. Huwag kayong sisigaw. Tahimik lang. Tahimik lang umikot isang araw. Siguro yung mga taga Jericho, so nung nakita po nila yung mga Israelita ay umiikot lang, tapos bumalik sa kampo, kinabukasan umikot, siguro naging curious sila. Anong ginagawa nila? Bakit ikot-ikot? Hindi po nila naintindihan. Pero yun po yung paraan ng Diyos. Yung pag-ikot po ito, kung walang pusong masunurin, mahirap ito mangyari. Ikot lang, ikot. Hanggang kailan? Bakit isang beses lang ikot? Hindi pwede. Di ba? Isang araw, Once a day. So, first 6 days, tapos ikapitong araw ay seven times. Kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isang beses, isa lang.
Tapos, pagdating 7 days ay 7 times. Kaya bali, ilang beses umiko sila? 13. Hindi pwede 13 times, isang araw lang, ekot, lahat, tapos pahinga. Mas madali lang yan, mas madali. Bakit isang beses lang imiko, tapos bukas, isa pa? Hindi ito ayon sa ating yung paraan. Kung walang obedience, mahirap itong gawin. Tinesting po ng Diyos yung kanilang puso. Kung sumunod sila o hindi. Number seven, ano po yung meaning ng number seven? Yun po yung number of God, seven. Number six, ito po yung number of men. Kaya ito po yung six po ay gagamitin po ni Satanas. Number six, six, six. Kaya number seven ay complete number. Complete. Okay. Maraming beses nakikita po natin sa Biblia number seven. Okay. Si Naaman, yung mga sakit na ketongin, sinabi siya ng Diyos. So, lumubo ka sa tubig ng Jordan ilang beses? Seven times. Seven times. Complete obedience. Consistent obedience. Maraming mga Kristiyano, sa una, sigasig. Sa una, sobrang sigasig sa una, sigla. Ang tanong, hanggang kailan yon? Hanggang kailan? Ang gusto ng Diyos sa atin ay consistent obedience, consistent. Tuloy-tuloy. After 1 year, nandyan pa rin. After 2 years, nandyan pa rin. After 3 years, nandyan pa rin. Siyempre po, hindi po ito madaling gawin. Habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, hindi lagi tahimik. Maraming problema nangyari. Yung buhay natin parang dagat sa alon. Hindi lagi tahimik. Minsan may alon, minsan may bagyo. Consistent. Okay. Kahit anumang mangyari, tuloy ba ako sa harap ng Diyos? O sa una lang sigasig, unti-unti lumalamig. Pagdating sa dulo, yelo. Ang mahalaga po sa harap ng Diyos, alam niyo po ba yung makapatiran? Ang mahalaga po sa harap ng Diyos ay ending, hindi po yung umpisa. Kapag maganda po yung ending, maganda po yan, maganda. Pero pag pangit po yung ending, kahit gaano kaganda po yung una, pero kapag pangit po yung ending, pangit po yan, pangit. Ang mahalaga po sa harap ng Diyos ay ending. Paano po tayo sa harap ng Diyos? Kaya once a day, one time, isang beses, pag-ikot, tapos next day, the same. Kinabukasan, isa pa, hanggang seven. Complete. Okay? Complete obedience. Walang anumang signs. Okay? Kaya hinahanap po ito ng Diyos sa atin. Hinahanap ito ng Diyos sa atin. Okay? Complete obedience. Ginagamit ng Diyos yung ating obedience. So, verse 26.
verse 21. Verse 21, kanilang lubos na pinuksa ng talim ng tabag ang lahat ng nasa lungsod, maging lalaki at babae, ang bata at matanda, ang baka, tupa at asno. So, kaya yung Jericho ay totally, so pinuksa ng Israel. Ito po yung tagumpay. Tagumpay sa ating Christian living sa pamamagitan ng obedience. Ang problema po ay kasunod na lungsod. Chapter 7, verse 1. Unid ang mga anak ni Israel ay lumabak tungkol sa mga itinalagang bagay. Si Akan na anak ni Karmi, na anak ni Sapti, ang na anak ni Sera, sa lipi ng Juda ay kumuha sa itinalagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. So doon sa, 'di ba, doon sa Jericho, so maraming bagay ay so kinuha po nila, maraming mga magagandang bagay kinuha. So yun po yung dapat italaga sa para sa Diyos, italaga. Yun po yung meaning, dapat i-separate para sa Diyos. Pero si Akan ay kumuha siya doon sa mga bagay na itinalaga kasi maganda, sayang. Kaya kinuha po niya mga ilan magagandang bagay doon sa mga itinalaga. Ito po yung nakita ng Diyos. Ito po yung naging malaking kasalanan. May kasalanan na pumasok sa loob ng bansang Israel. Kaya tingnan po natin kung ano po ang resulta ng itong kasalanan. So, verse 2, si Joshua ay nagsugo ng mga lalaki mula sa Jericho patungo sa Ai na malapit sa Bethaven sa gawing silangan ng Bethel. Sinabi sa kanila, umahon kayo at tiktikan ninyo ang lupain at ang mga lalaki ay humayo at tiniktikan ang Ai. Verse 3, sila ay bumalik kay Joshua at sinabi sa kanya, Huwag mo nang paahuninin ang buong bayan, kundi paahunin lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki at salakain ng Ai. Huwag mo nang pagurin ang buong bayan, sapagkat sila ay kakaunti. Yung Ai. So Jericho, tapos Ai. Ito rin yung city, okay? Small town, okay? Kaya nung sinugop po ni Joshua yung mga spies para tingnan kung ano ang kondisyon ng Ai, anong sitwasyon, sabi po ng spies, hindi kailangan isama lahat kasi konti lang sila. Kaya siguro 2,000 or 3,000 lang kailangan. Maliit lang sila, konti lang. Madali lang silang labanan natin, madali. Compare sa Jericho. Yung Jericho, malaking city. Pero ito yung city ng Ai, lungsod ng Ai, maliit lang. Kaya madali lang yan, madali. 2 or 3,000 lang kailangan natin, tao. Kaya verse 3, sila'y bumalik kay Joshua at sinabi sa kanya, chapter 7, verse 4,
Kaya't umahon mula sa bayan ang may 3,000 lalaki at sila ay nagtapuhan sa harapan ng lalaki sa Ai. At napatay sa kanila ng mga lalaki sa Ai ay may 36 na lalaki at kanilang hinabor sila mula sa harapan ng pintuhang bayan hanggang sa Sebarim. Pinatay sila sa dakong pababa at ang mga puso ng taong bayan ay nalumo at naging parang tubig. Sino po ang nanalo? Israel o Ai? Ai po ang nanalo. Maraming patay. Sila ay nagtakpuhan sa harapan ng mga lalaki sa Ai. Ang napatay sa kanila ng mga lalaki sa Ai ay may 36 na lalaki. Si Joshua, verse 6, pagkatapos, pinunit ni Joshua ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harapan ng hapang. Akala po nila madali lang kasi maliit lang sila. Pero bakit natalo sila? So natalo po yung mga sundalo ng Israel. Ano po yung reason? Dahil kulang po yung manpower? Manpower po ba yung issue dito? Hindi po. Ano po yung reason? Bakit natalo po sila? Dahil sa kasalanan. Kaninong kasalanan? Kasalanan ng marami o kasalanan ng isa? Kasalanan ng isa. Dahil sa kasalanan ng isang tao, ang buong Israel po ay natalo. Ano pong ibig sabihin? Kasalanan po ng isang brother or sisters ay malaking bagay po sa harap ng Diyos. Yung takpo ng buong church ay inaapektuhan po ng kasalanan ng isang brother or sisters. Ganun po yung takpo ng church. Malapit na po tayo sa summer retreat. Ito po yung isang napakalaking spiritual battle. Spiritual battle. Ano po yung kailangan po natin gawin? Kailangan po natin mag-ingat sa ating sarili muna. Baka ako ay magiging kagaya ni Akan. Okay. Huwag natin isipin anong kinalaman, anong connection. Ako lang nakasala, konting kasalanan ko ay sumisira ba sa buong gawain ng Diyos? Yung konting mali ko, konting kasalanan ko, o maliit ng kasalanan ko ba sumisira ng buong gawain ng Diyos? Yes. Yung kasalanan po ng bawat isa ay mali sumisira ng gawain ng Panginoon. Tingnan po natin si Akan. Kaya si Joshua, nagtaka siya. Pinunit po niya yung kanyang suot, hindi niya alam bakit. Si Jericho, malaking city, ay pinuksa po nila. Pero bakit yung Ai, etong maliit na lungsod, ay natalo kami? Hindi niya nalalaman. Kaya sinabihan po siya ng Panginoon, verse 10. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganito? Ang Israel ay nakasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila ay kumuha sa mga itinalagang bagay. Sila ay nagnakaw, nagsinungalin at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Anong kasalanan? Alam ng Diyos yung kasalanan nila. Si Joshua lang hindi alam. Nakita ng Diyos lahat. Nakita ng Diyos na kinuha po nila ang itinalagang bagay, ng nakaw, nagsinungalin. Alam ng Diyos kung nasaan inilagay.
kung sino, kung ano ang ginawa. Verse 13, Joshua, saglit po, chapter 7, verse 13, tumayo ka, pakabanalin mo ang bayan at sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, may mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel, ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng inyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. So hanggang alisin ninyo ang kasalanan sa inyo. Hanggang alisin ninyo ang kasalanan sa gitna ninyo, so hindi ka pwede magtagumpay. Ano po yung kailangan gawin? Alisin muna. Alisin muna yung kasalanan sa gitna nila. Magpakabanal. Sa una, sabi ng Diyos kay Joshua, magpakalakas. Magpakatapang. Pero ito po, ay mahalaga po, magpakabanal para magtagumpay sa harap ng Diyos. Kaya, verse 14, sa kinaumagahan ay lalapit kayo ayon sa inyong mga lipi. Ang lipi na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan, at ang angkan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga sambahayan, at ang sambahayan na ipipiliin ng Panginoon ay lalapit. Bawa lalaki, ang makuna ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy, siya at ang lahat niyang ari-arian sapagkat kanyang sinuway ang tipan ng Panginoon. Kaya, sa mga lipi, sa mga angkan, sa mga family. Kaya, nahuli na o napili na yung family ni Akan. Natukulasan na po. Verse 19. Sinabi ni Joshua kay Akan, anak ko, luwalhatiin mo ang Panginoong Diyos ng Israel. Magtapat ka sa Kanya. Sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang inyong ginawa. Huwag mong ilihim iyon sa akin. Sumagot si Akan kay Joshua, sa katotohanan ay nakasala ako laban sa Panginoong Diyos ng Israel. Ganito ang aking ginawa. Verse 21, nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabar na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo, ang timbang ay aking ninasa at kinuha. Ang mga yun ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda. Ang pilag ay nasa ilalim yun. So, na-confess si Akan. Bakit ginawa ito? Maganda. Sa mga sinamsam, sa mga itinalagang bagay, nung nakita ni Akan, ay sayang. Ano po yung kinuha niya? Magandang balabal na mula sa Shinar. 200 siklong pilak. Isang barang ginto. Ginto, pilak, balabal. Itinago yan sa kanyang tulta, sa ilalim ng lupa. Nakabaon. Ang pilag ay nasa ilalim yon.
Minsan po, yung kasalanan po nang galing sa kasalanan po ay nakabaon sa ating puso. Nakabaon. Sa ilalim. Itinago. Akala po nila walang nakakaalam. Yun po yung nakita ng Diyos. Dahil sa isang kasalanan, dahil sa kasalanan ng isang tao, yung buong, yung gawain ng Diyos ay natamay. Nagkakatakot po ito. Nagkakatakot. Kaya ano po yung nangyari sa kanilang family? So, 24. Kinuha ni Joshua at ang buong Israel na kasama niya si Akan na anak ni Sera, ang Pilak, Balabal, Baranginto, ang kanyang mga anak na lalaki at babae, ang kanyang mga baka, mga asno, mga tupa, ang mga tulda, at lahat niyang ari-arian, ang kanilang dinala sila sa libis ng Akor. Sinabi ni Joshua, bakit mo kami dinala ng kaguluhan? Dinadala ka ng Panginoon ng kaguluhan sa araw na ito. At pinagbabato siya ng mga bato ng buong Israel at kanilang sinunog sila sa apoy. So, yung lahat po ng mga history sa Israel, history ng bansang Israel, ay nagiging lesson sa mga Christian sa bagong tipan. Ito po yung lesson sa atin. Bakit po nakasulat sa Biblia ganitong story? Ay, grabe yun. Grabe ang ginawa ng Diyos. Yung mga isang panganakaw lang. Pero, anong ginawa nila? So, pinagbato sila at sinunok sila. Ito po yung lesson sa atin. Kung hindi malinis po yung ating puso sa harap ng Diyos, hindi po tayo gagamitin po ng Diyos. Okay. Nandyan pa rin yung kaligtasan. Nandyan pa rin yung salvation. Ligtas pa rin. Yung salvation po ay biyaya ng Diyos. Biyaya. Pero wag po natin gamitin yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos ay dapat tayo po ay gamit. Biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng power. Biyaya ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng power. Yun po yung motibo. Motibo. Nagde-driving force po sa atin. Nabubuhay po tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Nagsisimba po tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Nagsisacrifice po tayo dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa utos, hindi dahil sa ibang intention o motibo. Naglilingkod po tayo sa Panginoon at sa Kanyang gawain dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Nandyan pa rin yung pag-ibig. Pero kung hinahayaan ng Diyos na pumapasok sa ating puso ang kasalanan ng salibutan, so hindi na po tayo pwede gagamitin po ng Diyos. Okay. Hinahanap ng Diyos yung malinis na vessel sa harap ng Diyos. Unang pangalawang Korinto, chapter 7. Pangalawang Korinto chapter 7 verse 1.
Mga minamahal, yamang takalay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang saktal ang kabanalan sa pakatakot sa Diyos. Pakatakot sa Diyos. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Yung kabanalan. So, yung pakatakot sa Diyos, ito po yung magandang meaning, good meaning. Mga positive meaning na may galang, na may pagsunod. Linisin natin yung ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman. Okay? Kailangan po natin linisin yung ating sarili para tuloy-tuloy po tayo makapaglingkod sa Diyos, para tuloy po tayo magamit ng Diyos. Yung kulang sa kaalaman, okay lang. Yung kulang sa mga skill, okay lang. Wala pong problema po yung kulang sa experience, kulang sa kakayahan, kulang sa mga talento. So, okay lang, walang problema. Pero, pag marumi yung ating puso sa harap ng Diyos, hindi na gagamitin ng Diyos. Kapag pumasok na po yung karumihan ng salibutan. Unang Timoteo chapter 1 verse 5. Unang Timoteo chapter 1 verse 5. Subalit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting buti at sa pananampalatayang hindi pakunwari. Yung layunin ng aming tagubilin, so mga words of God, okay? Tagubilin, yung layunin ng words of God o mga instruction, yung utos ng Diyos, ay pag-ibig. Pag-ibig. Pero saan po galing po yung pag-ibig po ito? Pag-ibig ay nagmumula sa malinis na puso. Yun po yung totoong pag-ibig. Yung totoong pag-ibig ay galing sa malinis na puso, kabanalan, mabuting buti, o pananampalataya, hindi pa kunwari, yung genuine. Hindi po yung mga physical na closeness, yung close, hindi po mahalaga yung mga closeness na walang kabanalan. Mga worldly close. Masaya, masarap na kausap o katropa o Hindi po 'yon totoong pag-ibig. Yung totoong pag-ibig ay galing sa malinis na puso, mabuting buti at genuine faith, pananampalataya. Kaya sana po yung mensahe po ng Diyos kay sa pamagitan ng Joshua, so dalawa po, magpakalakas tayo. Huwag po tayo matakot sa ating mga evangelism. May kasama tayo. Ang Diyos po yung kasama natin. Magpakatapang. Magpakalakas tayo. Sa kabila, ano pa po kailangan natin gawin? Magpakabanal tayo. Magpakabanal. Kahit may konting kasalanan, alam po natin, lahat po nandito po yung ngayon, sa ganitong mga mensahe, so iniisip po natin, ito po yung, meron din akong ganitong mga hidden sin. Meron din akong ganitong mga nakabaon na kasalanan na hindi alam ng iba. Lahat po ng mga kapatiran dito, kung meron po kayong ganong mga idea, ganong mga iniisip, kailangan alisin. Yung mga
nakabaon sa ilalim na bahagi ng ating puso. Okay? Yung mga magagandang bagay sa salibutan na itinago sa ating puso, okay? Kailangan alisin. Para maging malinis yung ating puso, yung ating buti, para maging walang halo yung ating faith sa harap ng Diyos. Ayaw ng Diyos tanggapin na mixed na faith. Okay? 50% totoo, 50% may halo. Gusto ng Diyos ay pure, dalisay na puso, na walang halo. Okay, walang halo. Kahit maliit pa yung ating faith sa harap ng Diyos, very small yung faith natin, okay lang. Kahit maliit pa yung ating faith, pero dapat pure. Yun po yung mas gusto ng Diyos. Kung ganun po, sa pamagitan ng itong summer retreat, so lalago po tayo, tapos ma-experience po natin ang dakilang gawa ng Diyos. So let's pray, manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa inyong mensahe sa aming puso. Nawa siyasatin po namin ang aming sarili. Subukin namin ang aming mga sarili kung anong meron sa aming puso. Yung mga bagay, magagandang bagay o sakim na hindi karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon, ay nawa alisin po namin sa aming puso, sa aming buhay, upang maging ganap po kami sa inyong harapan bilang isang kasangkapang ng Panginoon na magagamit para sa inyong dakilang kalooban. Bigyan niyo po kami ng mas matapang na puso. Bigyan niyo rin po kami ng mas malinis na puso upang makapaglingkod po kami sa inyo as sa mga kapatiran, as sa mga gawain ng Ebanghelyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu Kristo. Amen.